Mga katrops, welcome back ulit sa akin channel, Sports Rock PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang naibalitang mga bagong teams na interesado sa pagkuha kay Klay Thompson. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang meron nga na pumagandang balitang NBA sa Los Angeles Lakers. Hindi na nga po bago sa inyo mga katrops. Ang balita na malaki para naman nga po ang posibilidad na umalis si Klay Thompson sa Golden State Warriors at lumipat siya ng ibang team na makakapagbigay sa kanya ng mas malaking kontrata, mas madaming playing time, at mas malaking role hindi katulad sa Warriors na paunti-unti na siyang napapabayaan sa paglagay nga po sa kanya ni Coach Steve Kerr sa kanilang bench. May ilan na rin naman nga daw po mga teams ang willing siyang kunin sa pagpasok niya sa free agency market sa darating na summer, katulad na lamang ng Los Angeles Lakers at Miami Heat. Subalit ayon na rin naman nga po sa kalalabas pa lang na balita ni Mark Stein, sumali na rin naman nga daw po ang Orlando Magic, Philadelphia 76ers at Toronto Raptors sa mga koponan na planong kunin si Klay Thompson sa darating na offseason, since nangangailangan nga po sila ng isang veteran superstar at isang magaling na shooter na siya magpapalakas sa kanilang team sa susunod na taon. Kaya kailangan na nga po talagang mag-ingat ng Golden State Warriors kay Klay Thompson, gayong isang pagkakamali lamang nga po nila sa free agency nito ay maaari nga pong maagaw siya ng ibang koponan. Samantala, pumunta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan. Sa balitang meron nga na pong magandang balitang NBA sa Los Angeles Lakers. Sisimulan nga po mga katrops ng Lakers ang second half ng regular season na merong kasalukuyang record na 30 wins at 26 losses bilang ka-9 seed sa standings ng Western Conference. At dahil nga po hindi rin naman nagkakalayo ang mga record dito ng mga teams, ay maaari pa rin nga po silang umangat o di kayo bumagsak sa standings. Kaya kung gusto man nga po nalang tumaas pa sa West, ay kailangan nga po nalang maipanalo ang kanilang mga susunod na game ngayong regular season. Pero wag naman nga daw po mag-alala mga katrops. Gayong medyo papabora naman nga daw po sa Lakers ang kanilang mga unang laro sa second half ng season, since hindi nga po sila masyadong babiyahin ng malayo. Sa katunayan, bukod nga po sa kanilang mga road games laban sa Golden State Warriors at Phoenix Suns sa February 23 at 26, ay puro sa Los Angeles na nga po gaganapin ang kanilang mga susunod na laban. Yes, sa loob ng Crypto.com Arena naman nga po gaganapin ang kanilang laro kontra sa Los Angeles Clippers. At ang maganda pa dyan mga katrops, sa pagsisimula nga po ng Marso ay magkakaroon nga po agad ang Lakers ng 6 straight home games at isang beses lamang nga po silang babiyahe sa kanilang unang 6 na game dito, kung saan babiyahe lamang nga po sila sa Sacramento. Kaya kailangan na nga po talagang samantalahin ng Lakers ang magandang game schedule ngayon ng kanilang team para makaangat sa standings ng Western Conference. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel, Sports React PH, para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.